Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakita mo na ba ang hayop na may napakahabang nguso? Alam mo ba kung anong hayop ang may pinakamahabang braso? Eh ang hayop na may pinakamahabang patot, nakita mo na ba? Ilan lang yan sa mga hayop na may mahahabang parte ng katawan. Simulan natin ang kwentuhan sa hayop na may mahabang nguso. Madalas sa mga hayop na may ganitong katangian ay ang mga anteaters. Ito yung hayop na mahilig kumain ng langgam, kaya ginagamit nila ang kanilang nguso para ipasok sa mga butas ng anthill. Pero, sa lahat ng mga hayop, ang mga dragonfly nymph ang may pamatay ng nguso. Paano ba naman? Ginagamit nila ang kanilang mahabang mandible para humuli ng pagkain. Kahit medyo malayo sa kanila ang target, huling-huli nila ito sa sobrang bilis ng kanilang nguso. Wow! Paano kaya kung mahaba rin ang nguso nating mga tao? Siguro, wantusawa ang kain natin sa lahat ng foods. Sa ating mga tao, malaki ang benepisyo sa pagkakaroon ng mahabang binti. Pero sa mundo ng mga hayop, importante ang magkaroon ng napakahabang legs. Gaya ng secretary birds na ginagamit ang pamatay nitong binte upang makahuli ng ahas. Walang takas ang mga ahas maski na ang kobra sa tindi ng kanilang sipa. Ito naman ang mga gagamba na tinawag na daddy long legs. Mahalaga sa gagamba na ito ang magkaroon ng mahahabang binte dahil ito ang kanilang paraan upang makahuli ng pagkain gaya ng putakti. Ang astig, no? Dahil sa haba ng kanyang binti, nakahuli siya ng malaking insekto. Mabangis talaga ang mga gagambang ito, lalong-lalo na kapag nakita mo silang nagsama-sama sa inyong bakuran. Scary! Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ito naman ang susunod na paksa na medyo, nakakailang pag-usapan. Ngunit lahat naman ng kalalakihan ay meron ito. Yan ay ang patot. Kung akala mo na mga tao lamang ang merong patot, pues, hindi mo pa nakita ang etiquette ng mga itik. Kahit maliit lang ang kanilang katawan, ang kanilang patot naman ay pwedeng humaba ng 17 inches. Iyan ang pinakamahabang etit sa animal kingdom kung ang basihan ay body size proportion. Kaya pala sigaw ng sigaw ang mga babaeng itik sa tuwing... Yan tuloy, ayaw na nilang makakita ng patotoy. Ito naman ang hayop na may mahahabang daliri. Ang halimbawa nito ay ang ibon na tinawag na jacana. Sa sobrang haba ng daliri ng jacana, nagagawa nitong lumakad sa tubig habang tumatapak sa mga lumulutang na dahon. Pero, iba naman ang pakinabang ng mahabang daliri sa mga lemur na ay-ay. Ginagamit nila ang kanilang daliri para sundutin ang mga uod sa loob ng kahoy. Inuumpisahan nila ang pagkatok sa kahoy kung meron itong laman na uod. Kapag sigurado silang may uod, saka nila ito ngangat-ngatin hanggang sa mabutas. Ito ngayon ang kanyang pagkakataon para ipasok ang kanyang mahabang daliri. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang uod sa loob ng kahoy. Dahil sa kanyang pagtsatsaga, sa wakas, nakuha na rin niya ang uod. Kaya naman kung meron kang mahabang daliri gaya ng ay-ay, baka ibang klaseng uod ang makuha ng kuko mo. Iba naman ang kaso ng mga Japanese spider crab. Wala man silang mahabang daliri, ngunit meron naman silang napakahabang braso. Ang isang braso ng Japanese spider crab ay kayang humaba ng 6 na talampakan. Mukha silang halimaw sa ilalim ng dagat at parabang nakakatakot lapitan. Pero, kung lulutuin mo ang mahabang braso ng mga crabs, makukuha mo pa rin bang matakot? Parang yung takot ko, napalitan agad ng gutom. Oh my God, ang sarap! Mukhang kakaiba talaga ang braso ng mga crabs dahil kung wala silang mahabang braso, meron naman silang malalaking panipit. Ang tawag rito ay fiddler crab.
Kaaliwan mo ang kanilang panipit dahil mahukulay at naglalakihan ang kanilang claws. Kung nakitan ka sa mga kamay ng fiddler crabs, ito naman ang alimasag na may mahabang mata. Kasali sila sa ating listahan ng mahabang katawan dahil saan ka pa nakakita ng hayop na may mahabang mata. Dahil sa laki ng kanilang mata, mabilis lang nakikita kung may paparating na kalaban. Ang bilis nga nitong tumakbo. Kaya pala pamilyar dahil dito pala ginayang cartoon character na si Mr. Krabs. Katulad ng mga crabs, ang mga stalk-eyed flies ay meron ding mahabang mata. Kaya ito tinawag na stalk dahil nakalagay sa stalk o mahabang tangkay ang kanilang mata. Sa mundo kasi ng mga stalk-eyed flies, mas mahaba ang mata, mas gwapo sa paningin ang kanilang nililigawan. Yun nga lang, malaking sagabal sa kanilang paglipad ang mahabang mata. Kaya kung minsan, hindi nila namamalaya na sasapot na pala sila ng gagamba mapapadpad. Dito naman sa kapatagan ng Africa, may kita ang mga elephant shrew. Maliit lang ang mga bibuit na ito, pero kapansin-pansin naman ang mahaba nitong ilong. Kahit ang cute ng kanilang ilong, mabisa naman ito upang makahanap ng pagkain. Kayang amuyin ng mahaba nitong ilong ang lokasyon ng mga nagtatagong pagkain. Kapag nakita mo ang kanilang ilong na gumagalaw-galaw, tsak na meron na itong naaamoy na pagkain. Dahil sa kanilang katangian, pinangalan ito sa mga elepante na meron ding mahabang ilong. Maliban pa dyan, ang mga elepante ay meron ding mahabang pares ng ngipin o tusk. Kakaiba ang tubo ng kanilang ngipin dahil tumutubo ito palabas ng kanilang bunganga. Alam mo ba na pwede itong humaba ng 7 feet? Dahil sa laki ng kanilang tusk, ginagamit nila ito bilang panlaban sa ibang mas malalaking elepante. Yun nga lang, nagiging target sila ng mga hunter para kuhanin ang kanilang tusk. Malas lang dahil libo-libong elepante ang pinapaslang upang ibenta ang kanilang tusk sa black market. Ang pagkakaroon ng mahabang ngipin o tusk ay hindi lang makikita sa mga elepante. Ang halimbawa nito ay ang mga walrus. Meron itong tusk na kayang humaba ng 3 talampakan. Ginagamit ng mga walrus ang kanilang tusk sa pakikipag-away sa ibang walrus. Kahit mukhang nakakatakot ang mga walrus, hindi ito agresibong hayop. Kung minsan, pwede mo pa itong lapitan dahil maamo sila sa mga tao. Marahil ang pinaka nakakaaliw na katangian ng ibang hayop ay ang pagkakaroon ng mahabang leeg. Pagpahaba ng leeg ang pinag-uusapan, malamang giraffe na agad ang papasok sa iyong isip. Dahil sa kanilang leeg, agad nilang naaabot ang kinakain nilang dahon sa taas ng puno. Kung akala mo na giraffe lang ang may mahabang leeg, nagkakamali ka. Nariyan ang gerenuk na maliban sa mahabang leeg, ginagamit nila ang mahabang katawan at mahabang binti para makakain. Aba, meron din palang pagong na may mahabang leeg. Ito naman ang giraffe weevil na sa sobrang haba ng leeg, nahihirapan na itong lumipad. Pati ang mga ibon, ginagamit ang kanilang mahabang leeg upang makahuli ng pagkain. Ito ang ibon na tinawag na anhinga na pwede mo ring makita dito sa Pilipinas. O diba, muli ka na namang nabusog dahil sa dami ng hayop na inyong natuklasan. Maraming hayop ang may mahahabang parte ng katawan, ngunit lahat ng kanilang natatanging katangian ay may pakinabang sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya kung meron kang mahabang leeg, mahabang binti, o maski na mahabang ilong, huwag kang mahihiya dahil yan ay ginawa ng Diyos para tayo ay maging espesyal. Wow! O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Alin sa mga hayop na to ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Eileen Tinaan. Hello rin kay Crizel Ann Rodriguez. Shoutout kina Era, Eros at Eve Gaelo. What's up kay Frank Cyrus G. Juba, Jeremiah Alex at Iwan Jean Alexis Reyes Mira, John Vic Flores at kay Mickey Carl Valerio Manzon.
Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!